Hey guys, welcome to my channel. I'm Christopher Marrero. Ang topic natin ngayon is regarding sa Samsung Galaxy S9. Okay? Ito po, si Samsung Galaxy S9. Lumabas po ito noong 2018 with a worth of 34,000. Ngayon, makukuha na lang sa used market for only 7,000. Worth it pa kaya ito ngayong 2021? Let's check the specs. Hello guys, ang hawak ko na phone ngayon is Samsung Galaxy S9 na lumabas noong 2018. Isang flagship phone noong 2018. Worth it pa ba kayong 2021? Okay, check natin yung spec guys. Meron siyang dalawang port, isang Type-C charging port at saka isang 3.5mm headphone jack. Okay, yung audio jack niya po is 3.5mm. Ito pong nasa likod niya is back glass housing. Yan, made of glass po yan. Ang kanyang side is aluminum metal. Yes, this is aluminum metal. Yan, okay. Ang kanyang front glass protection is a curved glass. Kung makikita nyo guys, curved yung kanyang glass sa harapan. Okay, yan. Yung cover ng kanyang LCD is curved. Okay, curved LCD po siya. And let's check yung kanyang display. Kung ano yung display na maganda dito. Okay. I-check po natin ang kanyang display through YouTube. Manunod po tayo ng YouTube within high resolution kung makakaya niya. Yan. Okay. Okay, let's try 8K resolution. Kung paano yung kanyang 8K resolution, kung mataas ba. Okay guys, na-adjust ko na to ng 2160p. resolution kanina. Okay, check nga natin kung maganda yung kanyang display. Wow, napakaganda ng kanyang display guys. Okay, yan, kitang kita ang ganda ng kanyang display. Sa mga mahilig mag Netflix dyan, ito na ang magandang screen para sa inyo, di ba? Kitang kita po ang napakagandang display na kayang i-handle ng Samsung Galaxy S9. Okay, yun. Okay guys, napakaganda, napakasarap manood pag ganito yung graphics na napapanood nyo, di ba? So, maganda pala ang display ng Galaxy S9. Okay. Si Samsung Galaxy S9 is meron din siyang processor na Qualcomm Snapdragon 845 chipset. Okay? I-try natin ang kanyang performance sa Call of Duty. So, check natin ang kanyang basic control. Simply mode. Tapos yung audio graphics niya, check natin. Okay? A few moments later. Okay, na-set natin ang graphic quality for very high at saka yung frame rate niya for very high. Okay? So, try natin maglaro kung naglalag ba ito o hindi. So, check natin ang performance niya regarding sa Call of Duty. Okay. At i-high na rin natin yung volume niya. Ayan, naka-volume na po siya. Para ma-check natin kung paano yung volume niya. Nandito po ang kanyang speaker. Ayan. Sa baba po ang kanyang speaker. Okay guys, sa napapansin ko, wala na pong siyang lag. So, hindi lang ako medyo marunong maglaro nito. Okay guys, ito na yung... Ito na ang kanyang resolution guys. So, nakikita nyo naman wala siyang problema. Okay, hindi siya naglalag, hindi lang ako marunong maglaro guys, pero chine-check lang natin yung kanyang performance. Okay, so ito na guys yung kanyang performance sa Call of Duty. Sa nakikita ko, okay naman siya, wala siyang ka-lag-lag. Okay,
So hindi lang ako marunong mag kanito. Okay. Hindi lang ako marunong maglaro. Kaya pagpasensya na guys, at least nakikita natin yung graphics niya rito. Okay. So naka-high naman yung graphics niya. Naka-very high naman tayo. So wala siguro nagiging problema. Kasi smooth naman siya. Okay. Smooth naman yung galawan. Hindi naman nagkaka-problema sa... Nahirapan kasi ako, nasa likod ako ng monitor eh. So sa camera ako nakatingin. So ito yung performance niya guys sa Call of Duty. Kung makikita nyo yung mga galawan niya is napaka-smooth po. Napaka-smooth po yung galawan niya. So pag tumalon-talon, okay. Okay. Ayan. So ayan guys yung kanyang performance. So pag ini-scroll ko lang, okay siya, okay. Okay. Okay, yan po yung kanyang performance. So, para sa akin, smooth naman ito. Walang nagiging problema. Okay. Wala naman siyang, wala tayong na-experience na lag. Wala tayong na-experience na kung ano-anong problema. So, pasok pa rin to guys sa mga 2021 application. Yan. Medyo mabagal lang ako sa pag-operate nito kasi hindi ako marunong. Okay guys, yun po ang kanyang performance sa gaming. So guys, punta naman tayo sa camera. Ang camera po nito is 12.2 megapixels sa likod, yan. Kung napapansin nyo guys, medyo malaki yung kanyang lens sa likod. So yung aperture po niyan is kusang nag-a-adjust if in case na dark po yung subject. Kusang mag-a-adjust po yan para maka-game ng light. Kung medyo bright yung subject, kusang nag-a-adjust po yan para maka-decrease ng light. Kasi ang pagkuha po ng photograph is depende po sa light condition yan. Okay, ito naman yung kanyang flash. Yan. Ito naman yung kanyang fingerprint sensor. Okay, itong fingerprint sensor po nito is nasa likod. Yes, nasa likod po. Para pag hawak siya, itatap na lang dito, ma-unlock na po. Okay. Dalawa po ang kanyang sensor, meron din siyang iris sensor. Okay, ano po yung iris sensor? Sa harap naman po kung ano yung face ID na ginagamit ngayon, sa kanya naman is iris sensor. Okay? Yung front camera naman nito is 8 megapixels. So, punta naman tayo sa camera niya. Yung kanyang video kanina, may kinuha akong video regarding dito sa... Ito po yung kanyang video kanina, kinuhanan ko sa rear camera. Yan. Napaka-clear po nito, napaka-clear ng kanyang kuha na video. So, as nakikita nyo, napaka-colorful ng kanyang video. So, pasok pa rin pala ito sa ngayong 2021 kasi mas nakikita ko very true yung kanya color niya. Okay, yan. Sa image naman tayo pumunta. Sa image, kung ano yung kuha niyang image. So, ito yung kuha niyang image po. Yan. Pwede nyo pong i-adjust yung light condition yan. May adjustable po ang light condition yan. Yan. Sa nakikita nyo yan. Yung subject niya, very, pwede siyang mag-focus sa subject niya. Yan. Pag sinum natin, nakikita natin na yung subject is napaka-detalyado. Hindi nababasag yung pixel. Hindi nagiging pixelized unless i-zoom mo ng gusto. Pero pag nakikita ko, napakaganda po ng pagkuha niya ng subject.
Yung subject natin dito is yung bulaklak. Yan. Kita nyo naman yung sa gilid. Medyo blurred na sa gilid. So, nakafocus siya sa subject. Yan po yung kuha niya sa rear camera. Diba? Napakaganda po. Napakadetalyado. Kahit isumo mo po, kitang-kita yung kuha niya. So, next naman natin is yung kanyang front camera. Front camera, yung selfie camera niya. Ito po yung kuha niya ng selfie camera. Okay? Kung makikita nyo, napakalinaw din po. Napakalinaw ng kuha niya ng selfie camera. Okay. Yan po yung kanyang selfie camera. Okay, punta naman natin sa network. Sa network nito is naka 4G po. 4G LTE po ang network nito. Okay? Hindi po ito 5G. Tapos ang kanyang SIM slot sa taas. Pag i-eject nyo po dito, magkasama ang SIM slot at saka SD slot. Yung SD slot niya is up to 400 GB po. Napakalaki na pong expanded internal memory. Ang internal memory po nito is 64 GB at saka may 4 GB RAM. Okay? Yan. Ang isa pang features po ni Galaxy S9 is isa siyang IP68 rating. Ang IP68 rating po is pwedeng mabasa. Okay? Pwedeng mabasa po sa tubig. Pag nalaglag sa tubig, pwedeng iangat agad. Hindi po siya maapektuhan. Okay? Dust and water resistant po si Samsung Galaxy S9. Okay? Yan po guys ang ating simpleng specification lang sa Samsung Galaxy S9. Very simple lang po yung sinabi kong specs. Pero sa nakikita ko po, yan yung LCD niyang curve. Napakaganda po, napakaganda. Very worth it pa po ngayong 2021 itong Samsung Galaxy S9. Okay, nasa inyo pong magde-decide kung pasok pa sa inyo itong Samsung Galaxy S9 ngayong 2021. Okay, sa used market, ito ay nasa 7,000 po. Sa Millennials Gadget, nasa 7,000 po ito. Used phone, okay. Kung gusto nyo pong itong specs na ito, pwede kayong mag-order sa Millennials Gadget. Okay, yun lang po guys. Thank you and God bless. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please hit the subscribe button and like our video and hit the notification bell. Okay? Para at least sa susunod na mga vlog is ma-update kayo sa aking mga susunod na mga old phone vlog. Okay? Thank you and God bless po.